Vloggers, nagbabalik si Jiro the Vlogger. Bali, ito, nandito tayo sa Sports Tech, which is ito shop ko. Before tayo mag-start, may shoutout po pala ako, Kabalen Moto Riders. Ito po sila, kay Zeku Gara, yan, at sa kay Time is Life Motovlog, kay Garmier TV, Hot Rod Motovlog, Eric Malasakit Vlog, Flicker Motovlog, Master Lakay, kay Speed Limit 69, Tug Pas Tugudug TV. Medyo mahirap pa na banggitin na Pats. Ayan. So, kay Rat Moto, Bien Alcairo Vlogs, Chanbu Motovlog, Kimpoy Dali, Naldong Gala, ayan, Mark Rider, Pops Tonight, ayan, Motoclerk, kay Fox Salas, Kapampangan Rider, Dewakan Motovlog, kay Sir Caloy, Mekoloko TV, Pasaway Motovlog, Yolak Vlogs, JTech Motovlogs, On Two Wheels Motovlogs, J4 Speed, RM Pops Motovlog, at lalo na kay Mosh Gaming TV. So, ayan guys, itong kasama natin, shoutout kay Steven De Guzman, owner nitong Sigma 250, at nandito siya. Pinapatune up niya yung motor niya kasi nagka-issue nga. Around 6 to 7,000 RPM kapag i-rev niya yung motor niya, humahagok yung revolution niya, parang nabibitin, ganyan, nalulunod. And then we try to tune it up. Ito, nandito sa video, panoorin nyo, may stir po yan, po yan. Tapos pagka tune up po namin, umano lang siya ng 11k RPM, may konting hagok pa rin. So, this time na nilinis natin ang carb niya. So, check out nyo kung nakuha nga ba natin or hindi ang hinahagand niyang andar ng motor niya. So, let's see guys. Guys, this is Jiro the Vlogger. Papakita ko sa inyo paano mag-tune up o ano yung steps paano i-tune up ang Rossi Sigma 250. Ayan siya guys. Yan, bali una tatanggalin niyo yung sa likod at saka upuan dito sa harap, then itong mga sides. And then after that, ito ang tatanggalin. Check nyo. Ito, tatanggalin niyo yan tapos may jest dito sa loob. So, start na natin. So, yan guys, naalis tong side panel dito pati sa kabila. Tapos ito nga, naalis na rin cover dito. Ayan yung size 10. Pagkatapos nyan, alisin ninyo. Ito rin, meron dito size 8 naman siya. Sige to, alisin. Ito yung turuan natin. Tinuturuan ko siya paano, since motor niya naman to. Kasi yung rev niya kanina, around 5K to 7K RPM, humahagok na ang kanyang motor. Parang wala siyang puwersa or power. So, i-check natin tong carb niya. Yan, mukhang mali. Mukhang malinis tuloy. Mukhang madumi siya guys. Yan siya. Tapos yung manifold, i-check na natin. May singaw yata. Yan siya. Napapansin mo, parang may konting oil. Ayan, may nahulog. Yan guys, alisin muna namin tangke. Ayan guys, patanggal na yung tornilyo. Natanggal na itong sa taas. Tapos ito, natanggal na. Pero bago nyo po tanggalin itong tangke, make sure na naka-off to. Ayan, nakaganyan po yung off nya. Nakababa on. Naka-off to dapat. Tapos tatanggalin nyo yung fuel hose dito. Dito nyo tatanggalin sa likod ito. Itong orange na to. Hindi po kasi stuck. So pagkatanggal nyo dyan, ito yung gas wire niya, gas indicator, alisin niyo po yan. Angat mo na dud. Tabali, tanggalin muna natin tong
Ayun, natanggal na. Bali, guys, dyan, tinanggal natin yung doon sa mismong carb. Go. Ay! At... wait lang, wait. Ayan, guys, naalis na natin kung fuel cock niya. Yan. So, hilahin mo na. Ah! Bigat niya! Full tank! Ayan. Ito, meron siyang alarm, hindi na umaano, naglulus. I-check lang natin yung wiring niya. Pero doon muna tayo sa main ano natin. Main plan. So ito, alisin nyo rin to. Yung mga yan, Allen. Yan. Alisin nyo po yan, apat po yan. Tapos ito, size 27 po yan. After nyong mabuksan to sa size 27, ito naman po. Check nyo po yung top niya. Dapat nasa timing siya. So ayan guys, natanggal na natin yung plastic na cover dito. And before nyo po buksan tong tapet cover, make sure na malinis muna to para walang papasok sa mismong valve. Ayan. Ayan po, dapat linisin muna. So meron tayo steel brush. Guys, dapat yung pino na steel brush yung ginagamit din ninyo. At saka huwag nyo masyadong baka din, baka yung color block mawala. Pagkatapos mo may steel brush, itong toothbrush ko, pagkatapos nitong gamitin pang toothbrush ko. Joke lang, pero biro. Hindi, biro lang. Ayan. So, nalilinis na guys. Ayan, malinis na yan. Importante, wala kang excess na mga buha-buhangin dito. Kasi kapag pumasok yun sa mismong rocker arm, sigurado papasok sa makina yan, delikado. By the way, ito, size 24 po pala siya, hindi siya 27. Mali ako kanina. Yan. So, bubuksan nyo. Pa-counterclockwise po ang pagbubukas. Yan po. Hala, nasira! Hindi, joke. Ayan nga guys, tingnan nyo. Ayan, nabuksan na. Tapos yung isa. Dahil palinis nga ito. Linisin mo yung tapet cover mo. Ito. Ito pa. Ayan guys, nakikita nyo si Sigma. Meron siyang spring sa rocker arm. Yan yung kagandahan niya ngayon. Kaya hindi siya pwedeng magloko. Hindi siya namamalo kayo naninintak. So, guys, pahiram ng basahan. Yan. Before kayo mag-tune up, make sure na malinis yung gilid rin ito. Yan, ating kabila. Kasi, baka umipit yung rubber gasket sa tapet, may nakasingit na dumi, didikit yan katagalan kapag uminit. So step 2 naman tayo. Ayan nga, nandito na tayo sa step 2. Dahil nga naglinis tayo ito, may mga excess na mga dumi, mga dirt, alisin pa rin yan bago buksan. Yan. So gagamit tayo ng flat screw. Dapat mahaba. Dito mo ipapasok para mabuksan to. Counterclockwise din. Yun. So, yan. Nabuksan na. Yan o. Nawawala yung rubber. Kasi, wala siyang rubber. Check natin. Baka alam po may rubber. Ito. Lumikit siya. Ito yung rubber niya. Hindi naman siya naglilip. Tapos ito, counterclockwise din. Ayan. Tapos gumamit kayo ng ratchet. Much better to. Gumamit tayo ng ganito. Ayan.
back counter, clockwise na yung ikot niya dapat. Bakit tapos may extension. So check muna natin 14 kung ito nga kasha. Oh, ito nga. Size 14 siya, guys. So ayan, guys. Yung play niya. Tingnan niyo yung unang presyon kung maluwang. Kung masikip ang unang presyon, it means hindi siya sa top. Wala siya sa timing or sa top. Yan. Tapos yung pangalawang presyon niya, yan yung nasa forward. So nakabaon siya. It means hindi siya naka-timing. So babalik tayo sa unang top niya. Yun. Yan. Ayan, ang sikip ng intake niya. Tapos si exhaust niya, masikip na rin. Yan. So mas much better, guys, i-check nyo na rin to, yung dito, isang butas dito, kung nasa letter T siya. Ayan, lagyan natin flash. Ito, check nyo kung nasa letter T siya. Ayan, guys, so nakatap na tayo. Ayan, oh, makikita nyo yung letter T, hindi natin ma-focus. Ayan, basta yung go hit na letter T. Tapos, i-check nyo ito kung ito yung maluwag. So, may konting luwag na siya, it means naka-timing siya. So ito, tukod talaga siya. Iano natin yan. I-gauge natin yan. So mas magandang gauge dito sa intake, nasa 2 tayo, 0.02. Tapos dito po 0.03. So huwag niya pong ginagaya yung setup ng mga naka-racing na nasa 1 o kaya 2. Akala nila ganun yun. O kaya nasa 4 at saka 5 yung gauge nila. Naka 4 yung intake, nakasing ko ang exhaust. So mag-standard po tayo. So may tools tayo para dyan. Ito, size 10 po ito. Yan, counterclockwise na po yung palawag. Ayun, at lumuwag na nga. Yan, kasi may spring, dapat palawagan nyo muna parehas yan, pati sa exhaust. Ito, guys, meron tayong filler gauge or filler gauge. Ito, ipapasok nyo lang ito sa ilalim ng stud na barbula. Ito, nasa 0.2 tayo. Ay, 0.2 dito sa intake. Kapag naipasok nyo na yan, saka nyo sikipan ang butas. Ay, sorry, hindi pala butas. Ito. Ayan po, may susi po tayo dyan. Ayan po, kapag nasikipan yan. Ayan. Ayan na po ang gauge niya. So, before mo higpitan, dapat make sure itong susi natin at sages ay magkatugma. Ayan, ganyan. So, kapag pahigpit, clockwise na po siya, tapos ito ipasok nyo. Check nyo muna kung gumagalaw o hindi. Yan, di ba nakasusi na yan. Tapos itong sisusi, huwag nyo po itong gagalawin kasi yan po yung top nya. Iikot nyo lang si number 10. Yan. Tapos balik ka, ikot para mahigpitan. Yan, so ayan na yung play nya. Tapos 0.3 naman po yung exhaust. So guys, yun na, tune up na natin. Ilalagay na natin tappet cover, TAPPET. Kasi sabi nung kasama natin, takip cover. Ganun na nga yun. Eh, biro lang. Ayan, guys. Clockwise po yan, ha. Clockwise. So check natin kung under ng matino. Hindi, joke lang. Basta, higpitan nyo muna to. Tapos, ilagay nyo itong nandito sa ilalim, yung mga cover niya. Para walang tumalsik na change oil. Ay, sorry. Uso pala yung change oil ngayon. Langis lang pala, sorry. So, ayan, guys. Higpitan natin clockwise. Saktong higpit lang, ha. Kapag nahigpitan ng ganyan, dalawa lang. Saktong pwersa lang. Ayan. Hindi katulad ng ibang mekaniko dyan, masisira na, hindi na mo nabubuksan sa susunod. So
check nga natin, pandarin natin kung maganda yung tunog. Guys, meron pa siyang konting hagok. At least hindi na katulad ng nasa kalahati pa lang, hindi pa siya max rev, eh nababulanan na. Ngayon nasa 10% na lang yung kulang, I think dito na 'yan sa carb. So lilinisin na natin yung carb. Good, kaya mo 'yan. Siya po pala si Steven Guzman, apprentice natin sa pagme-mekaniko. Apprentice of the year. 'Yan. Single cylinder head pa lang po yung tinitira niya. Pero tumitira na siya ng... Ano? Hindi, iba po yung iniisip ninyo. Tumitira na po siya ng tira-tira. Sports bike siya. Ah, so... Ayan, sports bike. Kala ko ng tira-tira. By the way guys, itong carb niya, 28mm, hindi na siya yung stock carb. Stock carb kasi, diaphragm siya, dito piston type, K-hill. 28mm, inalis na rin yung choke dito. So, yan. Luwagan mo. Diyan ka naman magaling magpaluwag eh. Uy! Ayan guys, so before nyo kalagin, hindi katulad nito, nakalimutan ko sabihin sa kanya, alisin muna to. Yan, ito muna inaalis. Itong piston cap ng carb natin. Ayan o. So, nagpapapalit na rin siguro to. Palitan muna to, 30mm, para mas malakas sa gas. Joke! Tandahan. Huwag mong biglayin masakit. Ayun. So ayan guys, nabuksan na niya yung carb niya. Lilinisin niya na, alisin mo niya itong floater. Ito. Tusukin mo yan. Ewan mo ko paano ka manusok. Diyan ka magaling eh. Hindi, diyan ka magaling. Mga tusukat. Yan. Pag sinabi mo nga tusukin ko, tutusukin ko lang. Ayan. Pagpasensya niya guys, ganyan talaga kami magbito. Nakakasakit. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Joke lang. Yan. Check mo ah. Dito ilagay mo dito sa... Yan. Sa baso niya. Tapos check mo yan. Check mo ito. Kung paano yung pagkakalagay. Ito guys. Importante. Check nyo kung paano yung pagkakalagay ng stopper niya. Sa o ano. Yan o. Oh. Tulad niyan. Nakapasok. Kaya nanginginig pa ako. Ito guys, aalisin nyo to, itong main jet at saka yung power jet nya, main jet at sa power jet, aalisin nyo yan tapos bubugahan nyo yan ng hangin, baka may bara, yan, at gagamit tayo compressor pala, sorry, ito, pagkakalag nyo yan, bugahan nyo yan, make sure na may nakikita kayo, itapat nyo sa araw, wag yung mata ninyo, ito, silipin nyo kung may ano lang. May bara. Kapag ano, nakita nyo na liwanag, tawag na kayo ni Lord. Ay, hindi, joke lang. Kapag nakita nyo liwanag, it means wala siyang bara. Ayun, may nakita na, ayun o. Kita na yung load niya. Ayan guys, so medyo nagkipid siya. Hindi siya kumuha ng gas. Ito, kukuha tayo sa ano, tanki niya. Paano mo ngayong ano mo dud, yung susi, kukuha tayo dito. Gagamit tayo ng ito. Ito, gagamit tayo nito. Wala na akong gas, dude. Meron 'yan. Alam ko full tank ka. Ayan, shout out sa iyo. Shout out ka kung may gusto kong pa-shout out. Oh, sige. Ayan. Oh. Linis na. Linisin mo na yung case. Ano? Nalinis na. At ito, tama na yung pagkakalagay. Yung sinabi ko, dapat tandaan ninyo paano nakalagay yung stopper. Ayan.
So isusok-sok na natin, ipapasok natin. Mm-hmm. Ano madalas sinasabi pre ng mga Japanese? Yamete! Gunggong! Ayun guys, so okay naman siya. Then ilalagay na natin itong minjet. Ganyan na lang. Hindi joke, higpitan natin yan. Tapos itong power jet. Or pilot jet. Pilot jet po yan, hindi power jet. Kaso yung anong... Sakto higpit lang po guys ha. Tingyan ng screwdriver. Yan. So, ito po si Sigma 250 niya. At siyang po si Mr. Steven Guzman. So, ano masasabi mo, Pops, doon sa pagkakatune natin at sa paglilinis ng carb? Nakuha ko yung gusto kong RPM. And then, it's so fucking awesome na bumalik siya sa dati. So, ayan guys. Natapos na rin. Naisalpak na natin. Gauge. Yung gas cock niya. Yung carb. Tapos so, let's check out. Pandar. Saktong ano lang. Yun. One click siya guys. Tapos, yung hagok niya. Tingnan natin yung RPM niya. Alisin natin yung flash. Yan. So, nasa 1.5. Babaan natin yung menor. Gawin natin... normal lang. Yan. Nag-stable ang minor niya after tune-up. Hindi ba tulad dati? So, yung dati, 6K to 7K RPM, umagok na siya kahit i-full rev mo ngayon. Ito na siya. Quick response na siya after tune-up at saka linis ng carb. At sumasagan na siya. Ayan. Dito lang po yan sa... Sports Tech 69.